Ang taong palabasa ay siguradong marunong bumasa. Ayun. Oh. Okay, andito na naman tayo sa ating sunod na episode ng ating Bible trivia. At ngayong hapon ay binisita namin itong mag-asawang Ariel at saka Adinek. Pakilala nyo nga sarili nyo. Ako nga pala si Ariel Ponte at nandito kami ngayon sa North York, Toronto, Canada. Ako naman si Ninette, ang kanyang may bahay. Yun lang po. So, ibig sabihin, itong bahay ko, pag-aari mo, pero hindi niya pag-aari. Kaya naman may bahay. Ganun na yan. Hindi ko alam kung taga-san ko sa Pilipinas. Kaya iba'y taga-Mindoro? Ako'y taga-Nueva Ecija. Nueva Ecija. Ako'y taga-Mindoro. Mindoro. Oriental. Aba, ay magkalayo, ano? Magkalayo. Okay, ngayong gabi ay nandito sila para sa ating challenge, para sa ating episode na ito, ng ating Bible trivia. Tulad ng dati, meron tayong iba't ibang mga categories. Pero siyempre, bago yan, baka pwede nyo silang imbitahan na mag-subscribe at manood sa ating channel. Go! Inimitahan po namin kayo na mag-subscribe at mag-like and share sa channel ni Kuya Wider. Subscribe, click the button below. Ayun. Salamat ng marami. Salamat ng marami. Sigurado ba kayo na pag alis namin dito, pag magsasubscribe kayo? Siyempre. Ayun, ayun. Yan ang gusto ko malaman. Okay. So tulad na sabi ko, meron tayong tatlong categories ulit na itatanong ngayong hapon. Pero bago yan, bago yung kanilang mga questions, at malaman natin kung sila yung makakasagot o hindi, at atin muna panoorin yung ating nakaraang episode. Tingnan natin kung tama ang sagot ng ating dalawang guest kung sa ating previous episode. Yeah, panoorin nyo. Babush. Okay, tingnan po natin. Nasagot ba ni Jim at saka ni Payon yung ating mga challenging questions ngayong episode na ito? Okay. So, ano sagot? Hebrews. Okay. Mga kaibigan, tama yung unang nasagot. Hebrews. So, nakuha nila yung unang question, yung mathematical concept. Punta naman tayo sa disarray. Man sees cloud. Naklak. Nahirapan kami dito. Nahirapan kayo dyan. Surrender talaga. Surrender talaga kayo dyan. Okay. Sabihin ko number 2 ha. Kasi eto. Ang man sees cloud, tingnan nyo sa screen. Ipanoorin nyo ulit yung mga nagliliparan ng mga letters. Kung saan pupunta yung mga letters na yan para mabuo. That is 2 Samuel. 2 Samuel. Yan yung book sa Bible. Diyan nakarecord yung maraming kasaysayan ng Israelites. Ang pangatlo. Nakuha nyo ba yung pangatlo? National STEM? Hindi din. So, meron silang isang tama, dalawang mali. Hindi daw nila nakuha yung number 2. Ang number 2 ay book din yung sa Bible, Lamentations. Tingnan nyo ulit yung screen, nagliliparan yung mga letters. That is Lamentations. Alam niyo yung book na Lamentations, di ba? Yan yung aaklat sa Biblia kung saan nakalagay yung lahat ng mga hinaing ni Prophet Jeremiah. Biblical bugtungan, ito, sa kanyang pagkawala, kalahati ng populasyon ng mundo ang nagluksa. Makuha, hindi. Noong namatay si Jesus Christ? Noong daw namatay si Jesus Christ. Nako, ay mali yun, Jim, ha? Ang tamang sagot dyan ay noong mamatay si Abel. Kasi noon, apat na tao lang ang mundo. Si Eva, si Adan, si Abel at si Cain. So, noong mamatay si Abel, nagluksa yung dalawa. So, kalahati siya ng populasyon. Si Cain ay wala nun eh, dahil natakot eh. So, di ba? So, ang sagot dyan ay nung patay ni Cain si Abel. So, dahil apat lang sila sa mundo, ay di patay ang isa, nagluksa ang dalawa, di kalahati ng populasyon. Now, sa aming mga manonood, kung gusto nyong maalaman ang kwento ni Abel at ni Cain, yan ay very exciting na istorya. Bagaman kakaunti ang istorya ni Abel dyan dahil namatay nga siya, or pinatay nga siya ni Cain, pero maganda pong subaybayan yung kwentong yan. Yan po ay nagsimula ang kwentong yan sa Genesis chapter 4. So kung gusto nyo basahin ang magandang makasaysayan na kwentong yan, read Genesis chapter 4 and you will see how good God is pagdating sa ganitong mga uri ng sitwasyon. Ang limang tanong at tayo malapit ng matapos. Nag-practice sa pang-ibon.
Pinaro ay Maton. May sagot? Meron. Sino? Si David at ang kwento ni Layat. Ayun. Tama. So meron silang 2 out of 5. Ang sagot dyan ay si David at Goliath. Nag-practice sa pang-ibon kasi si David doon ang kanyang pinaka-paboritong gawin ay yung sling na may bato. Tapos yun lang din ang ginamit niya para matalo niya yung champion ng mga Philistines na si Goliath. At kung gusto niyo malaman ang kwento ni David, yung kanyang paglaban kay Goliath at saka yung pangkwento niya sa ibang parte ng kanyang adventures. Pamula sa kanyang pagiging bata hanggang sa siya naging hari, panoorin niyo yan po ay nagsisimula sa 1 Samuel chapter 17. Tuloy niyo lang ang pagbasa. Naandyan lahat ang kwento ni David hanggang sa matapos yung kwento niya. Okay, maraming salamat po sa maraming mga manunood. Sana ay meron kayong nakuha ng mga bagay na interesting. Kung gusto niyo malaman yung mga makukulay na kwentong yan tungkol kay David, yun namang pagkamatay ni Abel na pinatay siya ng kanyang kapatid. Now, baka naman sabihin niyo, ba't ba puro pataya lang dinis ka sa Bible? Tinan po ninyo kung paano sa kabila ng lahat na yan, ang kasamaan ng tao, kung paano kumikilos ang pag-ibig ng Diyos. Ulitin ko po, sa ngalan po ng aming kasama na si LS. Hindi siya yung sa likod ng camera o hindi niyo yung kita, sigurado ako. Ang taong takot sa harap ng camera pero malupit sa likod ng camera. Nakin pong uulitin. Atin po laging, kung tayo po mayroon mga ganito sa bahay, atin po itong basahin. Marami niyang magandang kwento. May love story, may action, may adventure. Lahat na nandiyan ang kwento niyan. Basahin po natin yan. Dahil, tandaan po natin, ang taong palabasa ay siguradong, anong kasunod? Marunong? Magbasa. Magbasa. Ayun, tama. Okay, salamat po ng marami. Paalam na po. Bye-bye. Alright. So, si Jimson, tsaka si Payon ay nakuha ng 2 tamang sagot out of 5 questions. So nakita naman ninyo, nasagot nila yung 2. Very good. Nga pala, bago ko ibigay yung inyong mga questions, meron ba kayong Bible dito sa bahay? Meron. Kapatingin niya, ay pakay natin sa ating mga viewers kung talaga meron kayong Bible sa bahay. Ayun, meron nga. Oh. Medyo sira na lang kaunti. Ayan, ibig sabihin ito yung malamang ibig sabihin binabasa. Ayun, tama. Dahil mayroon mga Bible na bagong-bago pa, nakabalot pa. Ibig sabihin, dekorasyon lang. Ito'y binabasa. Mayroon pa mga marker, oh. Oh, ayos. Nagbabasa sila ng Bible sa kanilang bahay. At hawakan mo na lang muna yan dyan. Nagtulad ng lagi namin sinasabi, sa baba nito, sa left side ng inyong screen, sa right side ng inyong screen, ay meron dyang subscribe at meron din dyang maliit na kampana. Pindutin lang yan ang pindutin para makaya. Okay. So ngayon, sa ating mga questions, ha, Ariel, Nenet, meron tayong 3 kategory tulad na sabi ko na natin gagamitin. Ang unang kategory ay Biblical Bugtungan. Of course, doon sa ating mga taga-subaybay, alam na ninyo yan, meron kaming ibibigay ng mga bugtong na ang sagot dyan siyempre ay mga bagay na may kinalaman o masusumpungan lamang sa Bible. Meron tayong 2 questions para sa Biblical Bugtungan. Meron din tayong kategory ng Disarray. Yung Disarray, sa mga nakapanood na, alam nyo na yan. Yan ay mga set of phrase or mga phrase yan or legit words na gagamitin mo yung kanyang the same set of letters na ibigay ko sa inyo. At you will use the same set of letters without using any letter twice para mabuo ninyo yung nakatagong word from that phrase. So, siyempre, kinakailangan nyo dyan ang ballpen. Sa ating mga manunood, nasa screen yan. Tingnan nyo lang sa screen. It's either on my left or on my right, I don't know where is it, but it should be on the screen. Pwede nyo kopyahin, pwede nyo i-post ang inyong video para kung gusto nyo i-solve ka agad, or you can write it on a piece of paper para pagtapos ng video ay inyong masagot. Akin lang pakiusap, kung makuha nyo ang sagot, huwag po ninyong ipo-post para po hindi mawala yung excitement para naman doon sa mga susunod na manonood. Pwede nyo kaming i-email, ang amin pong email ay nasa info, kaya po ipapakita sa inyo ang aming email sa aming screen. I-email po rin yung mga sagot dahil kami po ay magbibigay ng premyo doon sa mga pinakamaraming masasagot na tama. Okay. Kailan yun? Abangan nyo aming susunod na video, susunod na announcement. Now, ang dami ko nang sinabi. Biblical Bugtungan, meron tayong disarray. At syempre, yung paborito ko, yung mathematical concept. Hindi sapagkat ay mahilig sa math, kundi ang math ay hate na hate ko. Pero meron tayo yan, ha? Meron tayong mathematical concept na isang question yan. Okay, una. Yung unang 2 question para sa Biblical Bugtungan. Huwag nyo muna sagutin, ha? Kasi mamaya nyo sagutin pagkatapos ng lahat, saka nyo sagutin, ha? Okay. Ang unang bugtungan, first 5 masirain, matibay ang pang-6, pang-7 ay leftover. O, ulitin ko.
First five, masirain. Matibay ang pang-anim, pampito ay leftover. Ano kaya yan? Number two, hindi magician na defy ang gravity, mahilig mag-deny, hindi naman celebrity. Ulitin ko ha. Hindi magician na defy ang gravity, mahilig mag-deny, hindi naman celebrity. So yun yung dalawa para sa category ng biblical buktungan. Disarray, ito na tayo. Ito po yung unang phrase. Aran to a mark. Okay, aran to a mark. Tingnan yung screen, nakasulat po yan dyan. Disarray, words number two. Men's rub. Yung rub na R-U-B, ha? Hindi yung R-O-B. Kasi pag R-O-B, parang may nakawal. Yung rub na haplos. Pinahaplos mo ba? Ay, ayaw. Men's rub. Okay. So, yun yung pang-apat natin na question. At yun ay from this array. At yun namang ating pang-lima. Yung last na question natin ngayong series na ito. Babasahin ko. It is a 7 letters. Ito yung mathematical concept. 7 letters. 1, 2, 3, 4 is very vulnerable but receive much love and attention from the family. 2 and 3, if added with letter S, means abdominal muscle. Okay? 3 and 4 is a kind of preposition. 5 is a letter that could be formed by stretching both the thumb and the point finger. And 6 and 7 is related to a power button. Okay, tingnan natin mga kaibigan, masasagot kaya nila ang kanilang mga kasagutan o hindi. At malalaman natin yan, yung kasagutan yan, kung sila'y tamama o hindi sa susunod nating mga episode. Okay, salamat Ariel. Salamat Ninet sa inyong pagtanggap sa amin. Nakarating kami sa inyong bahay. Sa pangalan po ng aking kasama na si LS, ayun sa dulo, sa kabila ng camera. Ang taong takot sa harap ng camera pero malupit sa likod ng camera. Abangan ninyo ang susunod na episode ng aming Bible Trivia. Yes, you have to read your Bible because this is the only life-giving book in this world.